Luke chapter 5 verse number 11. The Bible tells, basahin po natin sabay-sabay. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. We'll talk about believer or follower. Believer or follower. So what we have read, mga minamagdo po, sa Luke chapter number 5, ito po yung panahon, pagkakataon ng apati po, yung Jesus po itinawag ang kanyang apostol. Ano po? At itong bahagi po ito, this book on that chapter number 5, it was the calling of Peter, ano po, James and John. But if you will see, mga minamahal, isa po dito sa pinaka-distinct character po sa isip doon si Apostle Peter. Ano po? Pero magandang makita niyo, mga minamahal, sa ating pong pag-aaralan ngayon pong oras na ito, there are two types of kind of people or Christian that might be the same at first, but not truly the same. And there is a fine line that differentiate the one from the other. Meron po mga Kristiyano po sa unang tingin, mga minamahal, ay aakalain natin pareho sila. The way they talk, the way they walk, the way they stand, mga minamahal, maaaring pareho sila. Ngunit meron isang bahagi na pwedeng maglayo sa kanila, mga minamahal, and it is the following the will of our Lord, mga minamahal. If you will see, mga minamahal, magandang makita niyo po kung bakit believer or follower ang ating pong title ngayong oras na ito. Many people believe the Lord, but not all people, not all Christians follow the Lord our God. Kaya po ngayong oras ay tumama, magandang makita po natin what is the difference between a believer or a follower of our Lord Jesus Christ. Kaya po ngayong oras ay po, I hope and I pray, mga minamahal, tayo po'y handa na po makinig sa salita ng Diyos ngayong pong gabing ito. Ano po? Ngayong paso, ano ba yung pinagkaiba ng believer sa follower? Iyan po ito, mga minamahal, pakinggan po ito. A believer is motivated or moved by number one, condition. Siya'y nakabase at nakaayon naman sa condition o kalagayan ng kanyang buhay. He will serve the Lord, but kung siya may pinagpapala sa kanyang buhay, ano yung motivation na sumunod sa Panginoon. But when on the time na wala na yung pagpapala ng Panginoon, wala na yung mga blessings na inaasahan niya, and yung provision ay wala na doon, mga minamahal, he will stop following the Lord. Those are kind of believer that are just motivated by condition. Okay, number two, they are motivated by convenience. Ano po, pag maalwan ng buhay, pag okay ang kalagayan ng buhay, walang problema, wala kang iniisip, ano po, masaya yung isang kasyalang ito na sumusunod sa Panginoon. But when pressures, trials, temptations come to his life, pag inyong pananampalataya na sana'y malaki nung una, nanghihina po at unti-unti ito nawawala. Ano po, and lastly, the kind of believer is motivated or moved by carnality. Ito yung isang kasyano kung saan sumusunod sa Panginoon, but on the other side, mga minamahal, he's not fully following the Lord. Okay? And there's also another one, a covered kind of Christian. Yung bang kailangan siyang bibihin, kailangan pa siyang pakanin ng gatas, long time believer na, pero dahil nga hindi pa ganun katibay siya sa pagsunod sa Panginoon, he has to be, kailangan siya pangalagaan, kailangan pang ingatan. Ano po, sapagkat, mga minamahal, pag hindi po siya naingatan, hindi siya susunod sa Panginoon. But a true follower, mga minamahal, ngayon pong oras ito, ay ating makikita, mga minamahal, sa verse number 11, and chapter number 5 na ating pong binasa, na the Bible tells in verse number 11, na after po ang Panginoon, ay nagpakita naman itong bagay po sa mga apostol. Ang sabi ng Bible sa verse number 11, and when they have brought their ships to land, they forsook all and followed him. Basta ano ba talaga ang totoong sumusunod sa Panginoon? What is a true follower? Three things that I want to share to you, mga minamahal, ngayon pong honest na ito, and after this time po yung dating sa ating closing. Number one, a true follower will follow the Lord if he or she is directed by the Word of God. Ano po, if he or she is directed by the Word of God. Look at Luke chapter number 5, verse 3 to 4. Luke chapter 5, verse 3 to 4. The Bible tells in verse number 3, ito po ang sabi ng salita ng Diyos, and he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land, and he sat down and taught the people out of the ship. Now, when they had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets. Brother, so yung mga araw namin naman, ito yung time na kung saan si Pedro ay walang nahuli kahit isa. Buong magdamag sila,
nagpapakahirap sila, yung trabaho sila, nagpagal, ngunit wala pa na silang kahit kusing, na kahit malang dilis, wala silang nakuha sa kanilang panginoon isda. Parang datay na sila po yung magpapahinga na, sila'y dapat sana'y itigil sa kanilang gawain, dumating ang ating Panginoon. At siya'y nagturo sa mga tao patungkol sa salita ng Diyos. And after that, mga minamahal, itong si Pedro na pabot na. Ano nga ito kung saan? Papunta siya sa kanyang ginawang buong magdama, buong madaling araw. Ang sabi ng Panginoon, ilungkusan pa rin siya. Ano po? Siguro tutusin mga mamal, Peter has a option not to follow the word of God. Peter has an option kung saan hindi sundin yung sinabi ng Panginoon sapagat dahil sa katawan niyang pagod na. Pero dahil nakunawaan niya ito yung salita ng Panginoon, sinunod niya mga minamahal. Magandang makunawaan para kayo mga kapatid, tayo po'y sumusunod sa Panginoon, hindi po dahil sa kung ano meron sa kalagay ng ating katawan. We're not following God because of our convenience. We're not following God because dahil okay yung buhay natin. Pagkat yung pakiramdam ng ating katawan, okay yung ating buhay. May mga pagpapalang mga minamahal. The true follower of God will follow whether convenient or not convenient. At itong sumusunod sa mga minamahal, susundin niya dahil gusto niya merong siyang master na sinusunod sa kanyang buhay. Okay? Following the Lord means submitting to the full authority. Following the Lord is not based on our own opinions, our own principle, but under the word of God. Pag-aaral mo ng mga kata niyo po, ganito po tayo tapos sumusunod sa Panginoon. Hindi po rin dahil okay ang ating buhay, may mga datay na kami, ay hindi tayo susunod sa Panginoon. But after na wala na mga minamahal, hindi tayo susunod, no? Ang pagsunod sa Panginoon, mga minamahal, ay hindi po sapatan na dahil meron pa rin ito, nakuha mo ito, nakamit mo ito, no? Whether meron man o wala niya mga minamahal, dahil salita ng Diyos ang ating naunawaan mga minamahal. Salita lang sa atin na pakikigyan sa bawat araw ng ating buhay, we will follow the Lord. Ano po, we are directed by His word. Number two, magandang makita niyo po mga minamahal, hindi naman po we are directed, but also, sometimes, we should be disturbed. Ano po, if we would see it mga minamahal, magandang makita niyo po, yung tanya po siya sa 1 John verse number 4, ito yung point na kung saan dapat sana wala nang gagawin si Paul eh. Si Peter eh. Wala na siyang dapat itrabaho pa. Pero lang unawaan niya ang Panginoon siya lang sa mga bagay na ito mga minamahal. Ginawa pa rin niya. Sometimes magandang mga unawaan yung mga minamahal. Sa panahon na kung saan, tayo lang pala, tayo po kami Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. May mga tayo sa ating mga sarili mga minamahal parang tingin mo, bakit sa kabila ng ako yung tapat sa Panginoon, ba't parang mas lalo mabilit yung aking buhay? Yung time na kusan, faithful ako sa Panginoon, ba't gusto niya mas maraming trials? Pero ako wala pa sa Panginoon, hindi pa rin natapad sa Panginoon, okay lang yung buhay. Ba't gano'n na tayo na mga mahal na kusan, itapad na sa Panginoon, ano na yung problema, ano na yung tukso, ano na yung kahirapan, ano na yung sakit? Mga minamahal, direct tayo sa kung saan mga damang unawain niyo po. Yung ating buhay na ating kung meron tayo ngayon, yung tayo nakakilala sa Panginoon, it's not a convenient life, it is a crucified life. According to Galatians chapter 2 verse number 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet, not I, but Christ liveth in me. So kung mga dati mo na mga bagay na puso ngayon, pagsubok mo yung paghihirap mga mahal, kasi nung wala ka pa Kristo sa puso, okay lang yun eh. Dahil kabahari ka nung look, the full nature, bago na tayo natin nakakalala kay Kristo mga minamahal, may mga problems sa darating, yes. Normal po yung bahagi sa atin bilang tayo mananampalataya, sapagkat sa problema, sa pagsubok, dito na sa subok, yung ating mananampalataya. At dito na susubok yung faith measurement kung gaano tayo katapat na nais sumunod sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal, magandang makita niya po sa puntong ito, sa ating pagbinasa dito sa verse number 3 and verse number 4. Noong panahon na si Pedro ay naman sumusunod sa Panginoon, wala pa yung mga bagay na naranasan niya ito. Pero after na siya sumunod sa Panginoon, may mga ganitong bagay na nangyari sa kanya. But still, isang magandang bagay, hindi po niya nire-regret ang pagsunod sa Panginoon. Mga minamahal, magandang makita niyo po itong bagay na ito. Sa pagsunod sa Panginoon, there is no regret. Hello, are you there? Walang regret, walang pagsisisi, mga minamahal. Sapagkat isang napakagandang bagay na tayo po itawagin ng Panginoon sa paglilingkod, tayo po ilikas sa Panginoon, tayo na dalhin sa isang ganito klaseng ministry. It is a blessing, mga minamahal. Ano ba, it is a disturbed life. Not just only that, ano po, magandang makita niyo number 3. Also, it is a decreased life. Verse number 8, if you would read, mga minamahal. Verse number 8, when Simon Peter saw it, he fell down at
Jesus this, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Mabaya, magandang makita niyo po ito. Sa pagsunod sa ating Panginoon, lagi niyo pong magandang maunawaan na ang tinuturuan, hindi ang ating isip, kundi ang ating puso. Amen. Magandang makita niyo, mga minamahal, bilang tayo pumanampala tayo, we ought to be humble servants, mga minamahal. Yes, meron tayo mararating, meron tayo maaabot, may mga kalangayan na kung saan, pero may mga blessings na mangyari sa atin. Pero mga minamahal, ang isang magandang bagay na maunawaan po natin bilang mga manampalataya na tayo po yung mga lingkod ng Diyos. At ang totoong success ay nakikita sa kung paano tayo nagiging mababa sa ating Panginoon. So the Bible said, "He must decrease, He must increase, and I must decrease." Uh-huh. Yes, meron tayong mga blessings na balita mo yun sa ating buhay, but yet, maganda maibalik po natin yung kapurihan sa Panginoon. Uh-huh. Maganda maibalik po ito, mga minamahal, this is a directed, not just a directed, but also a disturb, a decrease, and last, it is a devoted life. It is a devoted life. Mga minamahal, verse number 11, sabi niya, "And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him." Mga minamahal, sa pagsunod sa ating Panginoon, there is a problem. May mga bagay na kung saan ginagawa natin noon at gawain pa rin natin ngayon na pwede pong mag-hinder sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya yung blessings hindi dumarating. Kaya yung paglagaw hindi nangyayari. Bakit? Kasi may mga bagay na kung saan hinahayaan po natin na ito siyang kukontrol sa atin at mag-hinder sa atin sa pagsunod sa Panginoon. Pero tayo mga minamahal, yung si Peter po na unawaan yung panawagan ng Panginoon sa buhay niya. Ano sabi sa verse number 11? "He forsook all and followed him." Maaaring kasama dito yung pamilya niya. Maaaring kasama dito yung kabuhayan niya at lahat ng bagay na meron siya. Na kung saan pa rin yung pagkunan ng lahat ng pangangailangan niya. Pero kasi nakatingin siya hindi doon sa pangangailangan, kundi doon siya nagbibigay ng pangangailangan niya, mga minamahal. He doesn't see the provision, but he sees the provider. Nakita niya yung kaya mag-provide ng pangangailangan niya, kaya sinunod niya ang Panginoon. Mga minamahal, mga damo ko naman ayaw itong bagay na ito. There are things that must be given enough in order to gain something. May mga bagay na kailangan iaris sa atin para may makuha tayo, mga minamahal. If you want to be a follower of Christ, we ought to be devoted. Amen. I hope sana, mga minamahal, ngayon mo sa ito, just say, for a little time, are you a believer or are you a follower? Nasa atin yung mga minamahal. At ito ang salita ng Diyos. Ito yung mga principles at ating pinahagin sa atin ngayong gabi ito. And I hope and pray, kabahagi tayo dun sa susunod sa ating Panginoon. Amen. Salamat po. Amen. 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 Praise the Lord. Stand up. Thank you for the wonderful question that is left. Before we leave, are you just a believer or are you really a follower of Christ? Sabi ng Biblia, sino bang susunod kay Kristo, merong i-give up para kay Kristo. Amen? And you have to take your cross daily and follow Him.